Ang Bucks posibleng nakatagpo ulit ng isang posibleng key player sa kanilang lineup. So in terms kasi to ng motivation na halos katulad ng kay Giannis. Ito ay si MarJon Beauchamp. So hindi ko lang talaga sigurado kung tama yung bigkas ko ng pangalan niya. Dahil yung pangalan pa lang niya, champion na. Naging member din siya ng NBA G League Ignite. Si Beauchamp din ang isa sa merong kakaibang story papasok ng liga. Nung bata pa siya, base sa report, ay naging homeless itong si Beauchamp. Pero sa ibang report, yung pagiging homeless kasi niya is in terms ng basketball. Dahil wala talaga siyang legit na pinaglaruan na team. Ito kasi yan. Nagmula siya ng Yakima, Washington at naglaro nung una sa Nathan Hill High School. Ito yung team ni Michael Porter Jr. kung saan ang coach ay si Brandon Roy. Naging reserve lang siya doon dahil nga mga top prospect ang mga kasama niya sa lineup. Pero nanalo sila ng championship. Under nga lang yung kay MPJ at kay Brandon Roy noon. Mostly hindi siya talaga nakapaglaro nung season na yon under kina MPJ. Nung sophomore year naman niya, lumipat siya ng Garfield High School. Ito yung team ni Brandon Roy kung saan naging coach din siya dito. At kasama niya noon si Beauchamp. Nakakuha siya ng ikalawang championship sa high school at nagkaroon naman siya dito ng playing time. Nang ikatlong taon naman, lumipat siya ng Rainier Beach High School sa area pa rin yun ng Seattle. Marami din mga NBA players ang galing dito tulad ni Nate Robinson, Kevin Porter Jr. at Jamal Crawford. Dito siya unti-unting nagkakaroon ng pangalan hanggang sa makakuha siya ng MVP award sa isang tournament na meron siyang average no na 26 points, 11 rebounds at 5 assists per game. Nakita rin siya ng isang basketball program sa Arizona, ang Dream City Christian. Nakasama naman si Beauchamp sa top 50 ng ranking na meron siyang 4 na offer sa Division 1 college team. Ang isa dito yung Washington. Pero noon, ang target talaga niya ay makapasok agad sa 2021 NBA draft. At nag-training pa siya noon para sa Chameleon BX na isang training program na nakabase sa San Francisco para paghandaan yung 2021. Mga 2019 pa kasi ito nangyari. Yan yung isa pang translation kung bakit sinasabing naging homeless itong si Beauchamp. Particular kasi yung sa basketball dahil nga palipat-lipat siya. At wala siya talagang legit na napuntahan na team na medyo tumagal siya ng konti. Ang isa pang dahilan kung bakit naman junior college ang pinuntahan niya ay dahil naman sa eligibility. Nag-try na kasi siyang maging pro. Kahit pa marami din siyang offer sa college ay nag-decide na siyang hindi maglaro doon. Kaso pagpasok naman ng 2020, nagkaroon ng pandemic at doon siya nag-decide na maglaro muna ulit sa college, kaso Division 2. So hindi na siya nakakuha ng ibang offer sa Division 1 mula noon dahil nga sa naging unang desisyon niya. Actually, dapat kasama din siya sa batch ni na Jalen Green sa Ignite. After ng one season sa Yakima Valley, meron siyang 30 points at 10 rebounds per game. Umiscore pa siya noon ng 50 points na may 11 rebounds. Nang 2021, after ng batch na Jalen Green, dito siya nag-decide na sumali sa Ignite. Nakasama niya doon si Dyson Daniels. Nakapag-average pa siya ng 15 points, 7 rebounds at 2 assists per game. Parang number siya ni Kuminga sa Ignite dati. Nung nakaraang draft din, nagulat yung Bucks na available pa itong si Beauchamp para sa number 24. Kaya no-brainer sa kanila na kunin talaga. Pagka-announce pa sa kanya ay tinext agad siya ni Giannis at ni Middleton. Napaiyak doon si Beauchamp dahil nga hindi niya inaasahang makakapasok agad siya sa NBA. Dahil yun naman talaga ang target niya nung umpisa pa. Naudlot kasi yung balak niya since 2019 na pumasok agad ng maaga sa draft. Kung ibang player kasi, malamang hindi talaga piliin sa first round itong si Beauchamp dahil sa credential niya. Medyo mababaw kasi kahit sabihin pang naglaro siya sa Ignite. Yun ang nakitang opportunity ng Bucks para kunin talaga siya. Si Beauchamp ay isang 6'6 shooting guard at small forward. Available ang position na yun sa Milwaukee. Si Middleton nasa ganung position. Ibig sabihin, pwede silang magsabay sa loob ng court. Magkasama si Giannis, Holiday, Middleton at Beauchamp. Si Coach Mike Budenholzer naman ay naging subok na rin na gumagamit ng isang rookie sa lineup. Matagal nga lang din yung development, nasa at least 2 season. Pero kung tutusin, mabilis na rin yun. Sa NBA Summer League, kung saan nga nakalaban niya ang Brooklyn, ay may report kasi doon na tinatarget siya ng ibang mga players dahil naging first rounder siya. Inamin din ni Beauchamp ang report na yon. Parang hindi kasi tanggap ng ibang mga players na napili agad siya sa first round. Si Beauchamp nga ay nakapagtala ng 16 points versus Nets. At yung isang sanabi pa doon ay parang pinapupunta ng mga players talaga itong si Cam Thomas at targetin si Beauchamp habang nasa game.
So base naman sa mga report at article, posibleng maging katulad ng transition ni Giannis itong si MarJon Beauchamp dahil halos pareho sila ng pinagmulan sa basketball. Meaning noon mula sa wala hanggang sa NBA. So hindi ko naman sinasabing katulad agad ni Giannis, yung transition lang. So yan muna ang kwento tungkol sa rookie nitong Milwaukee Bucks na si Beauchamp. So hanggang dito na lang ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.